Ako po ay affiliate, na nag-affiliate po ako sa TikTok ng Hey Pretty. Kasi since uso ngayon yung mga tinda-tinda, online selling, syempre sasama tayo sa Agos, kung saan yung gusto ng mga tao, edi doon tayo, di ba? Kung saan may pera, alam nyo naman na mukhang pera pa rin ako hanggang ngayon. So, doon tayo. So, doon dito naman tayo sa pagbibenta. Pero, ano pa rin, nag-aartista pa rin naman. Pero, nagbibigay ako ng time for this. Kasi, ang dami rin tao talaga sa social media ngayon. Parang, ayaw na nila minsan madalas manood ng TV. Puro na lang Facebook, TikTok, di ba? So, edi doon tayo. So, nandun naman po ako ngayon. Wala naman, nagkinausap ko si CEO Ann Barreto na sabi ko, gusto ko po mag-affiliate since nakita ko nga sa TikTok na ang lakas. Tapos nung ginamit ko, nawala nga yung pimples. Kasi di ba ma-pimples ako dito sa baba? Hindi talaga yun nawawala. Kasi malalaki talaga. So nung ginamit ko, nagulat ako na nawala. So sabi ko, ay, benta ko nga. So, ino-online selling ko. Tapos, ang bait ni CEO kasi, super. Walang nag-endorse sa kanya na artista, actually. Kasi di naman kailangan, kasi malakas yung aesthetic nila eh. Yung clinic nila na Hey Pretty. Tsaka titigil mo lang siya. Totoo naman. Totoo. Ano yung mga services na try mo na? Services sa aesthetic nila, more on sa kilikili lang ako. Pag kunyari, pantanggal ng buhok, gano'n. Sobrang random, hindi naman talaga ako mahilig sa mga gano'n. Di sana gawang-gawa na to. Di sana, hindi yun ako kilala, di ba? Di sana nagbago yung mukha ko kung talagang mahilig talaga ako sa gano'n. Pero hindi yung ano lang, parang facial, minsan, pag wala. Kasi ang nahirapan naman ako sa facial, since workaholic tayo, kailangan, pag nagpa-facial ka kasi, 1 to 3 days, kailangan wala ka makeup eh. So, dun ako hirap, kaya madalas, sobrang dalang na nagpapa-facial, so sa kilikili lang, pantanggal ang buhok, mga ganun lang, random lang naman. Pero ikaw sila, hindi mo naisip na magpareko? Eh, hindi talaga eh. Aside sa ang baba ng pain tolerance ko. Kuya, pa-close mo na ito? Dad. Dito ko natutulungan yung pamilya ko. Feeling ko pag nagbago ako, hindi na ako sikinay. Ayoko maging ibang tao. Gusto ko maging sikinay. Gusto ko forever kinay lang talaga. Ang dami po. Talukap, itilong, name it, lahat. Pampanipis ng panga, pampapanga, pampababa, everything, name it. Pero, hindi po talaga. Siguro lagi rin ako sinasabihan ni mama na kung ano ka, edi, yun ka eh. Alam mo yun, ang weird na ganun yung mukha ng mama ko, tapos iba yung mukha ko, edi halatang halata naman na gawang-gawa naman ako noon. Pag nakita niyo yung mama ko, ay, ano yan? Para na iba yung ano, malayong-malayo. Anak niya ba talaga yan? Okay na ako. Proud naman ako kung ano yung mukha ng mama ko. Pero hindi ka against sa mga nagpapagawa? Hindi ako against sa mga nagpapagawa. Kung saan sila masaya, kung saan tataas yung confidence nila, go for it. Feeling ko kasi, hindi ko na kailangan ng confidence. Ano na, masyado na nga eh. Kailangan ko nga siyang bawasan. Oo, kumusta na ba? Asa na nung ano? Wala pa bang plano? Nang alin po? Bakasal. Wow, arte-arte. Uy, parang last time lang inaano nyo ako ng baguets-baguets pa. Siyempre ngayon, iba na. Grabe naman. Pero, iko-compliment ko lang, ganun pa rin talaga yung mga itsura nyo, no? Ganun pa rin yung height ko, ganun pa rin yung mga itsura nyo. Hindi kayo tumatanda, in fairness naman. Pero anyways, naninibago lang ako na yung interview, parang sa mga jowa-jowa na, pakasal-pakasal. Ang tanda! But anyways, ano na ako, hindi na nga ako nagtago ng age. I am 28 now. 1994. 1995 pa nga ako sa Google. Mas mabata pa ako sa Google. Proud na ako. Alam mo yun, hindi na ako yung parang, 18 po ako. Lagi na lang ako binubuli. Lagi na lang ako inaasar. 18 pa rin? Hanggang ngayon, 18 pa rin? Diba? Ang tagal kong nagtago ng 18. Siguro mga 10 years siguro ako 18. So, 28 ang plano nila? 28. Still family pa rin.
family pa rin ako. Feeling ko hindi ko pa nabibigay lahat ng gusto ko sa magulang ko. Pero this year, nagkakapagawa ko lang ng isang paupahan na bahay para kila mama. Pero meron akong binili bagong lote sa kanya, papatayuan ko ulit yun this year. Sa akin po, nag-iipon naman ako para sa sila. Marami na sila mama. Pero feeling ko parang hindi pa siya sapat. Hindi lang future ng pamilya ko. I mean, ng parents ko. Future din ng mga kapatid ko. Para kapag nag-asawa ako, meron talaga para sa kanila. Bakit ganun ka kaano sa pamilya? Hindi ko alam. Talagang siguro pinalaki rin ako na sobrang close namin. Parang feeling ko, nabuo ako sa mundong to para matulungan ko yung pamilya ko at saka matulungan ko yung mga nasa paligid ko. Parang hindi kumpleto yung saya mo kung ikaw lang. Kasi sila yung happiness ko. Feeling ko hindi talaga siya umiikot sa akin eh. Umiikot siya talaga sa family ko. So, talagang siguro may mga tao talaga na nabuhay para tumulong sa mga tao. Willing to wait. Pero gusto niya, pag 30 ko, kakasal na kami. So, nag-uusap ka rin niya. May gano'n na siya. May mga gano'n na siyang moment. Kasi wala naman na daw ako magagawa kapag pinakapag niyaya niya na ako. Pero gusto ko pag 34 na. Paano yun? Gusto ko pag 34 na ako. Parang naiinis siya. Kasi nag-bargain kayo. Hirap na ka na. Hirap na magka-baby. Oh, actually, pero, uy, ang dami pong artista na matanda naman na nag-bullies. Hindi naman ako una. Ay, hindi. Nag-reserve sila. Ha? Nag-reserve sila nung sila. Ikaw ba gusto mo yung gano'n? Nag-preserve na ako sa rin. Hindi mo na makakabos, malala. Oo, kasi na, oo. O sige po, ngayon na po. Ito na. Pero ready ka na. It is na. Actually, for 30. We'll see. Pero alam ko naman na siya na talaga. Ano, super love niya, magulang ko, mahal na mahal siya ng parents ko. So wala na talagang hahanapin. Pati mas sobrang supportive lang. Talaga nang pupuntahan ko kasama yan. Siya yung mag-drive sa akin, sasamahan niya ako matapos, dumating matapos, hintayin niya talaga yun. Kaya talagang wala na talagang hahanapin pa. Magpatatoo siya ikaw? Hindi ako pwede magpatatoo. Baka sampalin ako ni mama. Ayaw ng mama ko. So okay na siya na lang. Pero hindi, grabe yan sa mata ko una. Tapos pangalan ko dito. Tapos dito naman daw mukha ko. Talaga naman. Wala nang kakanapin. Actually, ano, hindi nakakaganda, pero gusto niya yan eh. Pag gusto kasi talaga, bakit pipilitin, di ba? Hindi yung parang, tattoo mo ako, hindi kami ganong tipo. Parang, pangarap niya talaga yung mga tattoo na yan. Natripan niya lang talaga yung face. Siguro, ganon yung love, di ba? Maingit man kayo, pero wala na akong magagawa. Hindi, pero totoo. Parang, ang tattoo kasi forever na yan sa balat mo. Di ba? Lalo na, hindi lang isa, pero paulit-ulit niyang gustong gawin sa balat niya. So, sa kanya na yan. 3 years po. Pwede naman. Pero nag-uusap na kayo about babies, nagbibiro na yung mama ko. O pag napagawa na to, yung ngayong taon nga daw. O pwede na kayo magpakasal, mga ganun. May mga ganong moment na. Meron na po talaga yung family ko sa family, sobrang close talaga. Kaya wala talagang kaming problema sa buhay. Hindi kami nag-aaway. Wala kami talagang pinag-aaway. Tampuhan? Walang ano? Wala. Siguro pinakamalala na naming away dahil sa soft drinks. Ganun ka ba? Bakit? Siguro ganun talaga kapag right person. Parang walang toxic, walang babae, walang pag-aaway na cellphone, walang pag-aaway na oras. Kasi lahat sa'yo yun. Minsan nga parang kami na nga lang yung parang, pwede ano, labas ako with friends. Kasi parang madalas kami na yung magkasama. Saka inisip nila live-in kami. Pero ang nakakatawa, kabilang kanto lang siya ng bahay namin. Kaya nung nag-lockdown dun sa barangay namin, nakikita pa rin kami. Kaya akala nung lockdown ay live-in na kami. May me-time ka with friends sa mga. Me time with friends, pero susulpot, palo-palo, gusto niya kasali din siya. May paalam. Kasi siya may me time.
May me time siya. Pag hindi ka umaalis na siya, hindi ako sumusulpot. Kasi yun din yung me time ko sa sarili ko. Kasi sobrang lagi talaga kami magkasama. Pero, kilala ko na siya before kasi 10 years na silang best friend ng kapatid ko. Kaya talagang kilala na siya sa family namin na mabait. Kaya pag kunyari, hindi kami nagkakaintindihan, may away kami, na madalang mangyari. Ang laging sasabihin ng pamilya ko, ikaw na naman. Laging ako agad, kasi alam nila ako yung Meldy, siya yung mabait. Ako talaga yung, hindi ba ito? Ako agad yung masama. Kakaloka. Pero hindi, siya, ako talaga yung masama. Hindi, sa aming dalawa, ako yung very boyish. Ako yung maingay, ako yung magagalitin, siya yung mahinahon, ganun. Sa amin talaga, magkaiba kami. Pero feeling ko, yun talaga yung maganda. Parang hindi mo kailangan humanap ng kapareho mo. Ang maganda, humanap ka ng kabaliktad mo. Tapos, mag-meet kayo halfway, makikita mo kung gano'n mo nyo susuportahan yung isa't isa. Doon pala nakikita yung talagang love. Kahit hindi niya bet, supportan ka niya. Kahit hindi mo gusto, oh, sige, support ka. Pero hindi mo siya mahigpit na mga... Hindi siya mahigpit. Kahit nga kunyari sa pananamit, nakikita niyo naman yung mga puwet-puwet ko pa rin. Palung-paluri naman, di ba? Ang tanda ko naman na, ano na to? Ang tanda-tanda ko na 28 tayo pa rin ipakita yung puwet. Hindi nagpapaalam ka ba? Hindi ako nagpapaalam. Siya ngayon nagpipicture sa akin. Support din yan. O, gantong angulo, ganyan. Support din yan. Pero wag naman yung araw-araw, papuwet na lang nagpupuwet, di ba? Sobra naman na yun. Pero okay na yun. Kunyari, pag nasa beach, okay na yun na mag-post ng sex. Sa beach naman. Wala. Hindi ako selosa, hindi rin siya selosa. Pero mas onte siya. Pero pag, love, may, diba? Pag may... Mas siya na. Ah, siya dati ikaw, di ba? Haba, ako yung palong-paludan. Siya yung mas siya na. Yung diba, buong mumulain nyo. Sagatan mo nga yung mukha ni Kim. Wow! Pakilabas na lang po yung mga naiingit. Ako naman may video. Sasend ko na lang yung video. Kiren, I'm sure meron ka rin, di ba? May mga bashers ka pa. Ang dami naman, hindi naman nawawala yung mga bashers. Ano ang masasabi mo pa rin sa kanila? Ayaw pa rin tumigil hanggang ngayon. Happy pa rin ako sa kanila. Kasi hanggang ngayon, talagang hindi sila tumitigil. Oo, sinusundan nila ako. At saka ang nakakatawa, kilalang kilala pa rin nila ako. Kaya maraming salamat pa rin naman talaga. Uy, hindi naman. Ano lang tayo, chill lang tayo dyan. At least hindi tayo yung sobra-sobra tapos mawawala na lang bigla. Okay na ako sa chill lang ako, pero hindi niyo ako nakakalimutan hanggang ngayon. Oo, Diyos ko. Message mo na lang sa kanila. Sa mga bashers. Sa mga body shamers na yan. More! I want more! Alam niyo, salamat. Kasi dahil sa inyo hanggang ngayon, hindi pa rin ako nawawala ng trabaho. Kaya, thank you very much. Nang dahil sa mga bashers ko, nakailang bahay na ako sa mama ko. Thank you so much. Gusto ko pa. Pero sa GMA, ano na yung mga next projects? Last time, nag-return to paradise ako with Miss Yula Valdez, Derek Monasterio. Tapos, meron ako, hindi pa kasi pwede i-announce eh, pero may international series. Inglisa nito? Hindi naman, dito ipapalabas. Pero ginawa po dito, pero talaga mga bigating mga artista ang mga kasama. Tapos na siya. Opo. So, hindi pa pwede i-announce kung saan siya. Pero series po. Sa GMA ba lalabas? Hindi po, international. Netflix. Hindi pwede sabihin. Bawal pa yun, baka pagalitan kasi ako. Okay. Thank you.